We are live here in Hong Kong Central at hingi tayo ng opinion sa mga OFW dito sa hindi pagdalo ni Bongbong Marcos sa interview kay Jessica Soho, which is at the end of the day sinabi ni Bongbong Marcos na ang kampo ni Bongbong Marcos na ito'y bias sa isang sikat na TV anchor na si Jessica Soho. So kakausap tayo ng mga OFW dito kung ano yung mga opinion nila. Ha? Walang bayag. Walang bayag? Yes. Hindi. Wala. Umatras. Bakit umatras? Eh wala. Eh wala siyang maiisagot dun eh. Hindi naman siya matalino. Bobo naman siya eh. Noong interview natin. Sis, ano masasabi mo kay Bongbong Marcos hindi nagpunta sa Jessica Soho interview? For me, yung opinion ko dun, hindi makatao at hindi ko makikita sa kanya yung totoo niyang paninilbihan sa gobyerno na kung sa dibit pa nga lang, inaatrasan niya na. So, kaya kailangan natin na mamili talaga at mag-sorby at mag-research kung sino nga ba talaga yung karapat-dapat. Maraming salamat. Ito yung magdalaw leader dito sa Hong Kong, and then tatanungin natin siya, pangalawang pagkakataon, ano ang kanyang reaction sa hindi pagsama, pagsipot o hindi pag-accept ni Bongbong Marcos sa interview kay Jessica Soho. Ano yun sa'yo, sister? Ang ibig sabihin nun, isa lang po yan. Nagpapakita siya na hindi siya karapat-dapat maging pangulo dahil sa napakasimpleng hamon ng tapatan. Dapat umattend siya doon para mapakita niya sa mga supporters niya kung ano ba talaga ang plano niya. Pero doon pa lang, napakasimpleng harapan, tanong ng taong bayan or hindi nga taong bayan, si Jessica Soho pa nga lang, umayaw na siya, hindi siya nagpa-unlock. So, how much more? Paano nyo ilulukluk ang ganyang pinuno kung napaka lahat na lang ayaw niyang sumipot? Kagaya nung sa ano, yung sa ano yan, Comelec. Yung sa Comelec. Anong nangyari? Sinasabi niya, may Omicron ba siya? At baka maka-Zoomicron siya. So, pag once na nanood, baka magkaroon ng Zoomicron. So ano yon? Parang lokohan ba to? Presidente ang tinatakbo mo. Kaya kung po pwede lang, tigilan na yung ano mo. Tigilan na yung kaartihan, okay? Dahil hindi karapat-dapat na tumakbo ng isang pangulo ang duwag na tao. Sala, kapag pawisan siya at ngiwi-ngiwi siya, hanggang ganilan siya doon, di ba? So, kailangan talaga kailangan hindi siya, hindi siya sumama kasi mabubuking lahat ng mga kasinungalingan niya. Dapat yun, kaya dapat yun ang advice sa kanya. Huwag ka pumunta tapos nasabi na bias ang GMA. Actually, hindi bias ang GMA. ABS-CBN daw, bias. Inquire na eh. ABS, lahat ng kumunta sa kanya. Tsaka nagkaroon na siya ng trauma kay Jessica noon pa. Kung matatanda mo, may interview sa kanya si Jessica noon. Ano yung sabi niya? It's not hard, but he's always like that. Talagang takot na takot siya sa interviews na sabihin ang katotohanan na maraming pamilya lang maraming ninakaw at maraming pinatay ng panahon ng martial law. At meron pang babawiin, di ba? Meron pang babawiin na pinipilit na itago at sasabi lang wala doon sa kanila. Okay. Hindi ako naniniwala doon. Hoy, so, Junior, balik mo na! Sagasas ka sa Pilipinas, sister! Pasig! Pasig! Laban, Pasig! Biko kami, biko! Ano na namang leader ang gusto nating kausapin. Sir, ano po yung reaction ninyo sa hindi pagsipot ni Bongbong Marcos sa interview kay Jessica Soho? Okay, pakitanggal lang yun, po yung, pakitanggal po yung mask, sir? Okay lang yun. Bakit po okay? Wala ka nang maririnig doon. Ha? Wala ka nang maririnig? Wala ka nang maririnig. Para wala nang ano, para lang. Pero yung pagsabi niya ng bias, sir? Bias? Bias daw ang ABS-CBN, GMA, Rappler, lahat daw bias. Sino bang hindi bias? Oh, sila. Yun daw sabi. Eh, ganun talaga, pagkaayaw, daming dahilan. Pang gusto, paraan. Oh, yun lang. Salamat. Simple lang yung humarap ka sa ganung pagkakataon para patunayan mo sa sarili mo yung kakayahan mo, galing at husay mo, nagawa mo, di ba? Eh, kung ganun ka, wala talaga. Lari maririnig. Okay, salamat, sir. Isa siyang leader dito sa Hong Kong.